Yan, may mga pasalubong na naman tayo sa Pilipinas. Ready na? Tara na! Hello, Alamias, and welcome sa aking YouTube channel. At maraming salamat po sa mga nanonood sa aking mga videos at sa aking mga vlogs. Maraming salamat po. At anyway, kayo napapasaya sa aking mga vlogs. And pasensya na po dahil ngayon lang ulit ako nakapag-vlog dahil nakasakit ang yung lip ko ng ilang araw. Dahil medyo masakit ang aking lalamunan. Hindi ko alam kung ano nabara dito. Kaya medyo mahina po ang aking boss ngayon, okay? So anyway, gaya nga po nasasabi ko, maraming salamat sa mga nanonood sa aking mga videos. At sa mga hindi po nakapag-subscribe, so I hope na makapag-subscribe kayo. And don't forget to click the notification bell po, okay? Alright, so ngayon, ang usapan po natin ngayon ay ang pag-uwi ko sa Pilipinas ng ilang araw. So actually, magbabakasyon po ako ng mga 9 days sa Pilipinas dahil din-invite ako ng ating friend from America na pumunta sa Pilipinas para sa kanyang 40th birthday. So mag-attend po ako ng birthday niya, and then luckily, yung friend ko na yun, napakabait dahil binili niya ako ng airplane ticket from Japan, from Kansai Airport to Clark Airport. So maraming salamat sa ating friend, Sir Enrico Villanueva. So siya po ay sumayaman na taga-America, okay? So anyway, so yun nga po, uwi ako sa Pilipinas ng ilang araw. And of course, usapang pasalubong tayo dahil hindi naman natin makakalimutan ng ating mga pasalubong sa ating mga kapamilya, especially sa ating nanay at sa ating mga friends doon sa Pilipinas. So of course, isa na po nating nakagawian na every time na umuwi tayo, nagdadala tayo ng kahit papano na pasalubong sa mga kaibigan natin. Hindi man ganong kadami, pero of course, napaka-importante din na kahit papano may bigay ka sa kanila. At ayan, nabubulo na naman ako. So, medyo mahirap mag-tagalog, no? So, yun po. So, magbibigay ako ng kahit papano. So, yung mga close friends ko na siguro ang aking bibigyan. So, yung mga iba, so pasensya na po dahil sa pag-uwi ko ngayon, ilang araw lang ako doon. So, hindi ganong karami ang ating dinala. Okay? So, first, papakita ko sa inyo ang mga chocolates na binili ko. Okay? So, ito po. Dinala ko ang aking nanay na isang malaking Meiji chocolate. Okay. So, ito po ay hindi pa karaniwang Meiji dahil malaki-malaki. Tingnan nyo, mahaba pa sa aking ulo, di ba? So, actually, ito mura lang. Mga 1,000 yen lang naman to. Bawat isa, pero mahal na to, mahaba na to. Maraming chocolate dito sa loob. So actually, isa siyang mahabang chocolate. Actually, bumili po ako ng dalawa. So yung isa, doon sa nanay ng aking friend, okay? So sa nanay ko, at sa nanay niya, sa nanay ko, at sa nanay niya. So, dahil love na love namin ng aking mga nanay. Okay, and then of course, yung pamangkin ko, so napabili siya ng sapatos din from Onitsuka Tiger. So yung Onitsuka Tiger po, siya yung branded na, I mean, Japanese brand dito sa Japan. Alam ko, meron na yata silang branches sa Pilipinas at sa America. Okay, so napabili po siya sa akin, pero alam ko babayaran niya. So dahil dito lang bibili ng hindi ganun kamura, pero alam ko mas mura dito sa Japan kaysa sa Pilipinas. So ito po ay natakalaga ng isang lapad, or sabihin natin 4,700 pesos sa Pilipinas. So ito yung pinabili niya. So ito po yung pinaka dito design ng Onitsuka Tiger. So ito po ay pang babae. Okay, so yun po. So isang para siya. Bango. So ito po ay dadali ko sa ating pakuwi na alam ko masisiyan siya sa ating dalang sapatos. At dati, pinakita ko na po sa inyo na yung friend ko, pinagdala ko rin siya ng shoes, di ba? Nakita nyo yun sa aking mga vlogs before. So, ito naman yung dala ko sa aking friend. So, ito naman yung design ng Onitsuka Tiger. Ito naman yung panlalaki. Yan, di ba? Ang ganda rin. So, yun po yung ibibigay ko naman sa aking friend na gift ko sa kanyang 40th birthday. Okay? And namili din po tayo ng maraming chocolates. Okay? So, namili tayo ng mga ganito. Yung gana. Okay? Ayaw kong kumain dahil wala akong gana. So, ito po. Marami tayong pinamili ng mga gana chocolates. Nakakalaga lang, mura lang naman dito to, pero at least meron na tayong pamimigay sa ating mga friends. At binili ko rin ng ating nanay ng Ferrero. So ito, Ferrero para sa ating nanay dahil love ko ang ating nanay. So isa siyang 30 pieces, pero medyo may kabahala lang ng konti. At binili ko rin ng ating nanay ng green tea. So para doon sa kanyang kalusugan. So actually nanay ko, binibilan ko rin siya ng Ensure, yung iniinom niya doon sa Pilipinas para pampalakas sa kanya. At binibili ko rin siya ng red juice para din sa kalusugan niya. Medyo may mga halaga lang yun, pero of course, para sa ating nanay, so okay lang na kumasa tayo para sa kanilang kalusugan. So ito yung green tea para sa nanay ko at mga chocolates. And marami pa pong iba. Meron pa akong mga, walang kung ano yung mga to. Ito ay mga parang tropic na ano, na may kulay puti. Pero masarap po ito. Masarap yung lasa nito. Bumili ako ng tatlong piraso lang dahil yun ang, you know, medyo budget yung nakabudget yung pera ko ngayon. Kaya ako tumili bilili ko. Pero alam ko natin bumili ako ng mga 5 o 10 piraso yata. At ngayon, hindi po ako bumili ng marami noodles dahil yun nga, dahil gusto ko na isang maleta rin dadahin po. Kaya binili ko, bumili na lang ako ng kukunti mga noodles. Yan, mga ano siguro, mga 12 piraso. So, merong kanin noodles. Ito. And then meron ding seafood noodles. Ibang version naman ng seafood noodles to. Yan. So bumili lang po ako ng konti. Hindi ko makadati lang dalawa kong dalawang boxes. Pero ngayon, konti lang yung binili ko. Dahil nga, nakabati tayo ngayon. And then 8 days lang ako doon, 9 days. So maraming medyo pagkakagastusan. So kaya medyo konti lang na binili ko pa sa lubong. At meron pa akong binili. Okay. So ito pa. Mga ibang chocolates.
So, bibili ako ng anim na piraso nito. Actually, ito, isa dito po 150 yen o mga 125 pesos sa akin. So, bumili ako ng mga ganitong chocolates. Okay? Para sa mga friends din. Kasi naman yung mga darating, kung meron pa. At bumili din ako ng mga ganitong chocolates. Ito, isa sa mga paborito kong chocolates dito. So, ayan. So, isa siyang chocolate bar. So, brand chocolate. Diba? So, titignan nyo. Ayan. So, ito, brand chocolate po siya. Masarap din itong mga to. So, ito, pamibigyan ko sa ating mga friends. Ako sino man yung mga pupunta, na kung meron pa, of course, syempre, hindi naman lahat, so, bibigyan ko. And then, of course, yung masakili ni nanay, sabi lang po. So, nagagay na si nanay ko ng ito. So, ito yung tinatawag na mirin. So, yung mirin, parang papalambot yata ito ng, ano, ng karne, o, ano ba, papalambot ng karne. So, hindi ko alam sa papalambot daw ito, sabi ng nanay ko. Pero, ayoko ng papalambot, gusto ko pang patika. And then, itong kikuman. So, alam naman natin yung kikuman ay isang pinakamasarap na soy sauce dito sa Japan. So, ito po ang kikuman na hinabilin na ng nanay ko dahil sawa na to sila sa toyo sa Pilipinas. Alam nila ng mga may toyo sa Pilipinas. And then, yung mga mayonnaise. So, ito po yung mga mayonnaise dito sa Japan. So, naka-plastic bottle siya. So, binili po ang aking nanay ng dalawang piraso ng mga mayonnaise. Ayan, di ba? Para sa nanay dahil love na love natin ng ating mga nanay. So actually, yun lang po ang pinamili natin. And then, magbabalutan na ako mamaya para sa aking biyahe. And then, of course, dapat natin isipin na yung mga OFW dito sa Japan. And then, OFW sa ibang bansa. Hindi naman komo nasa ibang bansa sila. Parang silang pwedeng idala, okay? So, of course, kung ano man yung naibigay nila sa inyo, kailangan kayo magpasalamat doon dahil, you know, iba yung pagtatrabaho dito. Hindi naman na lahat ng buong barangay, ibibili nila ng mga kasalubo, okay? So, usually, ibibili lang natin yung mga close family natin o yung mga kaibigan natin. And then, yung mga hindi po nabigyan, huwag naman kayo magtampo. Dahil, yun nga, hindi naman pwedeng dahil ng isang OFW ang isang supermarket. So, uuwi lang sila kasi na gusto nila magpahinga, gusto nila mag-relax. So, gaya na sa akin, ilang araw na ako sa Pilipinas dahil gusto ko nga mag-relax with my friend. So, huwag naman po magagalit yung iba, okay? I'm just saying my opinion, huwag sana magagalit yung iba kung hindi kayo mabibigyan, alright? Dahil budgeted nga lang po tayo ngayon, okay? Hindi ka mukha nung nakaraan July, nung nakaraan December, marami akong dinadala kasi, hinga, kahit pa paano marami tayong kinita nung time na yun. Pero ngayon, dahil, you know, lumipat ako ng work, kaya medyo kailangan natin magtipid. And of course, sa pagbalik natin sa Japan, kailangan din natin gumastos pa rin. Hindi naman na komo, pagdating mo ng Pilipinas, sa pagbalik mo ng Japan, wala ka ng gastos. May mga naghihintay sa iyo mga gastos, okay? So, I hope na yung mga OFW o yung mga tao nasa Pilipinas or kung sino mo yung mga sumasalubong. So, magpasalamat na kayo na dumating yung inyong kamag-anak na isang OFW na kahit pa paano, di ba? Nakarating siya ng mahusay sa Pilipinas. And at the same time, na kahit pa paano, huwag naman kayong magtampo magalit, okay? So, pasiyahin nyo pa rin sila. Napakita nyo pa rin na hindi kayo after sa mga pasalubong. Okay? Malay nyo, di ba? One of these days, nilibre nyo rin kayo. So, maghintay-hintay lang po kayo, okay? Alright? So, I hope na, again, hindi po tayo nagmamayabang. Pinakita lang po natin yung mga pasalubong na idadala natin sa mga kaibigan natin at sa ating nanay, sa ating napakamahal na nanay. Of course, we have to, I mean, as a single person, and then, yun po yung priority ko, yung nanay ko, na we need to love them, okay? Dahil sila po yung nagbigay ng buhay sa atin. So, in return, so, pinibigay ko din po yung mga pangangailangan ng mga, okay? So, ayoko na pong magsalita ng marami pa dahil medyo nahihirapan na naman ako magsalita, kaya medyo malumanay yung aking boses ngayon. And again, pagdating ko na Pilipinas, don't worry, mag-vlog ako sa aking kaibigan at ako, sa kanyang birthday at yung mga ano namin, mga pupuntahan namin mga lugar. So, just wait for those videos. And again, sa mga hindi pa po nagsusubscribe, don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to turn on the notification bell, okay? So, yun po ang ating usapang OFW pasalubong for today. And again, don't forget to, I mean, I would like to thank all of you for being a subscriber to my YouTube channel at sa mga patuloy na nanonood sa aking mga vlogs, okay? At sa mga may mga suggestions or comments, don't forget to comment down below. So, yung mga gusto nyo pong malaman or kung meron kayo gusto itanong about sa akin or kung meron kayong mga gusto mong ipagawa na maaari naman natin magawa. Huwag lang yung mga kakaiba, okay? Alright, so maraming salamat po sa inyo panonood for today, for my vlog today. And again, thank you for watching. And again, don't forget to subscribe to my YouTube channel, okay? Alright, so maraming salamat po. Arigato. Mga susa. Love po. Love po.